Magandang araw mga friends. May gagawin tayong Onkyo Audio Video Control Amplifier. Walang power. Tingnan natin. Ito. Ito, mayroon tayong kuryente. Buksan natin yung tornilyo nito. Ito. Tsaka sa kabilang side. Lang buksan tong mga ito. Ayan, ang daming tornilyo. Bubuksan lahat yan. Yan yung ang tinesting ng namin ng may-ari bago niya bigay sa akin, ano, ayaw talaga mag-power. Ito yung primary circuit niya, malamang may mga naglulukong piyesa siya, no, kaya dry solder na siya circuit para mag-trigger itong ating power transformer. Tanggalin din natin ito para maangat. So okay pa naman yung ating transistor. Kinangan na natin itong mga insufficient solder na siya, parang fractured solder na. Hindi na siya good shoulder. Tayo natin hinangan niya. Ayan ang kanyang power output. C5200 tsaka A1943. Japan. Original. Kaya malakas siya. May ganun din yun sa kabila. Ayan. Medyo blurred na. Sufficient solder na. Nalinis ko na nga pala itong nung ito. Napakaraming alikabok. Dapat malinis din yan para pang protect, kasi minsan abnormalities yan ng bultahe. May ano, mga duming nakakalang poor contact. Naka-plug in dito yan. Yan, hindi kasi ma-access to kung nakaharang to. Ngayon checkin natin yung mga condition ng mga component tsaka mga hinang. Yan, yung iba may mga cold shoulder na. Titingin natin yung mga components, contact tsaka yung mga dirt. Si intermittent power siya at nagpo-protect. Mag-check na tayo ng mga component tsaka may mga short sa output. Hindi naman siya short. Tingnan natin lahat. Mare din sa bias transistor ang sira.
Naku, may basag pala yung board. Mahirap to buksan. At baka matuloy yan. Tapos na tayo dun sa power section. Dito tayo sa main board. Check na yung mga components. Then, hinanga natin yung mga alanganin. Mahirap yung baklasin. Tanggal yung likod. Hindi ito yung model na may bukasan sa likod kaya maraming kinakalas. Diyan na tayo mag-concentrate. Check natin yung mga transistors at lahat ng component plus the solder condition. Na-check na natin yung mga main component tsaka yung mga output. Wala mo tayong nakuha na kitang short tsaka opened. So, meron lang mga weak yung mga medyo lobong kapasitor. Yan, pinalitan natin tapos hininangan natin. So, may nakita tayong crack dito. Ayan. Meron dyang crack. Broken pattern. Going here inside. So we need to reconnect the foil pattern. Ay, ito yung crack. Good. Yan. Dito sa area na to. Yan dito. Kaya binakapan na natin ng wirings para kasi pag ihataw to ng may-ari, aring bumuka ulit kung hinang lang na ganyan. Ayun sa likod. Wala. Ayun wala yung ikot natin. Mayroon. Dito sa component. Wala. Ito naman. Okay, ito sa yung input natin. 110 to kaya may transformer tong ito yung speaker natin. Isang happy customer na naman on the way. Ayan friends, ayos na yung ating phone queue. Ayun, nag-play na tayo ng YouTube ko. Ayun, araw po, gawa tayo ayan, ng microphone tunog na hindi umiikot yung plate okay niya. So, yung protect to. Na-connect to sa motor dito. Ito, lalakas na natin to. So, babaklasin lang ayan lahat ng hindi siya nagde-display yung volume, hindi pa siya sa ilalim. Naka-attach din yung digital luma na to eh. Tatanggalin rin kasi ang bigat no, yeah. Ayan. So, ito yung motor na kailangan mong ma-check at makita o kapalitan pag ito na umiikot. Any brand na hindi umiikot dyan, ito yan ang kichik mo. So, ito. Open siya. Ayaw, wala siyang resistance. Damage itong motor. Yan yung nagpapaikot nung plate na sa loob. Tanggal na yung papalitan. Meron na kong pan-check. So 20 naman siya. So meron tayong ano yan. Meron tayong cord. Ito. Connector. Tsaksa ko na. Yung saksakan. Ito. Ayan. So, ayan. Hindi kumaanda. Walang resistance. Hindi rin siya kumanda. Ngayon, tingnan natin itong galing sa Shopee. Ito. Pagbibigay lang ng may-ari. Yan ang order. Ito, meron siyang kapatid. Hindi siya, ano, pero derivative models naman siya. Testing natin. Dunay natin resistance.
yun. Merong reaction ang ano, meter pointer natin. Nag-deflect yung ating pointer. Ang kuryente. Para easy yan, 220. Iba-iba rin yung ano yan. Iba-iba rin yung voltahe yan. So, ayun, may ikot. So, proven talaga na sira yung ating luma. So, ito lang yung connector natin. Ganyan lang. Lagyan mo lang connector, saksak mo. At alaman mo agad kasi 220 naman yan. Proceed tayo sa installation nito. And isasoli na rin natin. Ito yung luma natin, yung original. Ito naman yung ating replacement. Same company naman pero iba lang wattage niya. Sa rotation revolution per minute niya, parehas naman. SM16E, ito naman isa ay SM16T. Yan, sinasauli na natin yung cover. Yan, tapos na lahat ng na-mount na natin yung takip. Bottom cover. Yan, testingin natin. Ikot natin konti. Yan. Hindi natin ito para makita na rin. Plug in na natin. Ayun. Umiikot na yung ano sa ilalim. Oh. Another successful repair. Thanks for watching. Rapsam. Hanggang sa muli. Paalam. Paki-share and subscribe. Hanggang sa muli.